Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang pinagdaanan o karanasan sa buhay. Maaring ito man ay maganda o pangit. Sa pag-aaral namin sa healing class, hinarap namin ang mga pangyayari o karanasan na nagdulot ng kasamaan na sumira ng aming buhay. At sa aming pag-aaral, binalikan namin kung sino at ano kami noon. Sinaliksik ang bawat alaala na siyang nag-iwan ng malalim na sugat sa aming mga damdamin. Kasabay nito ang paglantad ng mga nakabaong hinanakit at puot sa buhay na may kanya-kanyang mga dahilan at pinagmulan. Ang ilan sa amin ay nagmula sa magulo at di maayos na pamilya, pananakit ng ibang tao at sariling kagustuhan. Ito ay ilan lamang sa mga karanasan na nagdulot ng malaking epekto sa aming buhay. Mga dulot ng pananakit pisikal at emosyonal gaya ng mga sumusunod. Galit. Takot. Wala sa sarili, sanhi ng pagkakaroon ng pinsala sa mukha. Mga dulot na di natugunan ng pamagmahal at kalinga ng pamilya gaya ng pagkalulong sa pinagbabawal na gamot at alkoholismo. Ibang karelasyon. Pagmamataas. Pagmamataas.
seksual. Dulot ng nagawang kahihiyan gaya ng abortion. Dahil sa masalimuot na buhay na aming naranasan mula sa aming nakaraan, hinanap namin ang kasagutan sa maling paraan para mapagtakpan ang aming tunay na nararamdaman at patuloy kaming nakibaka na ang dala ay mga katanungan na kung bakit kami naging ganito? Bakit ba namin nararanasan ang ganitong buhay? Hanggang kailan kami mananatiling ganito? Mayroon pa kaya kaming pag-asa na mabago ang buhay namin? Ano ba ang dapat naming gawin para mamuhay kami ng payapa at masaya? Paano? Mga katanungan na hindi kayang sagutin ng isip namin. Habang patuloy na lumalalim ang aming pag-aaral sa healing class, unti-unting nagkaroon ng kasagutan ang aming mga katanungan. Nakita namin kung ano nga ba ang ugat na siyang naging sanhi ng aming mga reaksyon sa kasalukuyan. Mahirap at masakit mang tanggapin, ito'y hinarap namin sa tulong ng banal na Espiritu sa krus ng Kalbaryo, ang kasagutan ay aming nakamtan. Sa aklat ng Isaias 53:4-6, sa versikulo 4, tunay na kaniyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayunmay, ating ipinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Sa versikulo 5, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsasalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Sa versikulo 6, tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw. Tayo ay tumungo bawat isa sa kaniyang sariling daan at ipinapasan sa kaniya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Tunay na ang pag-ibig ng Ama ay walang kapantay. Na siyang nagturo sa amin na patawarin ang mga taong nanakit at umabuso sa amin. At higit sa lahat, natutunan din namin na patawarin ang aming mga sarili. Mahirap man gawin, subalit kami ay nagpakumbabang sumunod sa Ama. Ayon sa kanyang salita sa 1:20-23, sino mang inyong patawarin ng mga kasalanan ay pinatatawad sa kanila. Sino mang hindi patawarin ng mga kasalanan ay hindi pinatatawad. Ngayon, nakamtan na namin ang tunay na kapayapaan, kasiyahan at kagalakan dahil alam namin na mayroon kaming kasama, tagapagtanggol, gumagabay, nagmamahal at nagbibigay ng bagong buhay. Buhay na masigla, masagana at may pag-asa. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus na buhay. Mula sa aming pangit na nakaraan at sa aming wasak na buhay,
sa kamay ng poong may kapal, kami ay ginawang buo muli at tunay na pinalaya sa tanikala ng aming kahapon. Kung palayain kayo ng anak, kayo'y tunay na laya, 1:8:36.